What's up mga ka-good friends? So for today's video is gagawa naman po tayo ng laing o ginataan na dahon ng gabi. Talaga namang napakasarap at katakam-takam. Let's go! Samahan niyo po ako para matutunan po natin gumawa ng laing na walang kate sa bibig. At ano po yung mga techniques na yan ay sasabihin po natin sa ilang sandali. Kaya po let's go! At samahan niyo po ang Kuya Mark sa pagluluto. Tara po! At talaga namang pag niluto niyo ito sa inyong mga mahal sa bahay ay talagang mapapa. I love you sila. Pero kayo nililigawan. Sarap! Talaga naman additional points yan. Let's go, samahan niyo po ako. Sa unang-una po is ibibilad po muna natin yung ating mga dahon ng gabi. Pwede niyo pong ilagay yan sa palanggana. Pagkatapos po ay pagkatapos natin may bilad ay ganyan po ang kalalabasan. Yan tuyo-tuyo po ha. Pag hindi po natuyo yung iba, ganyan natihimay po natin. Tatanggalin po natin yung sungot kasi medyo makati po yan pag naisama natin sa ating luto. So pagka tuyong-tuyo na po, dudurugin lang po natin yung smash lang po natin para magkahiwa-hiwalay o magkaroon po ng maganda dang texture yung ating lulutuin. So, ayan po, dyan po hinimay na po ng inyong Kuya Mark ang mga pinatuyong dahon ng gabi. Talaga naman pong nag-enjoy po ako. Kaya po, pag hindi po siya masyadong tuyo, ganun po, tatanggalin po natin yung nasa, para po yung mga vines niya, yung para mga ugat-ugat niya. So, yun po yung tatanggalin na, kukunin lang po natin yung ating mga dahon para po walang kate. Sigurado, hindi po tayo makangate sa pagluluto ng ating gabi. So, tips number one po yan, so kailangan po natin tanggalin yung mga sungot dun sa mga hindi natuyo. Kasi pag natuyo na po yan, wala na po yung kate. So, make sure po, kung gusto nyo naman po, is patuyin nyo lahat. Yun nga lang po, talagang maghihintay po kayo at kailangan nyo ng mahabang pasensya para matuyo po lahat ng ating mga dahon. So, pagkatapos po natin himayin, ay so dumako na po tayo sa ating mga sangkap. Ito po yung ating mga sangkap. Bawang, silis, sibuyas, luya, magic sarap, at yung chili oil po natin. Siyempre, hindi po natin kakalimutan yung ating tuyo bilang pampasarap. Yung iba po ginagamit nila baboy dahil hindi po ako makain ng baboy, ito po yung nalagay natin. Sa kawali po, maglalagay tayo ng mantika, tapos maglalagay din po tayo ng chili oil, tapos ipiprito po natin yung ating mga tuyo. Siguro mga 3 tablespoon, 2 tablespoon na po na mantika ay ayos na po, tsaka 2 tablespoon din po na chili oil, or 1 tablespoon, depende po sa inyo kung gaano kahanan gusto nyo. Tapos lalagay na natin yung ating luya, sibuyas, bawang, at tsaka yung sili. Ay, sarap po talaga. Pag naluto na po yan at medyo brown na po sila, ilalagay na po natin yung ating dahon at yung gata po. So, ginawa ko po dyan is yung kalahati po nung gata na Coco Mama is nilagyan ko po ng tubig na isang cup, tapos nilagay po natin. Huwag nyo pong ahaluin ha. So, tatakpan nyo po muna, tapos pagpapalipas po muna kayo mga 20 minutes o 30 minutes o bago nyo po ahaluin. Pero make sure na nilalagyan nyo po siya ng tubig. Ayan po, pag naiga na po siya, ganyan na po yung magiging itsura niya. So, pagka after 30 minutes, pwede nyo na po siyang haluin. Basta huwag nyo po siyang hayaang matuyuan. So, yan, nilagyan na po natin ng ating garnish talaga naman. At pagkakumulo na po siya, pagkatapos po natin siya takpan, after 30 minutes, ilalagay na po natin yung natirang kalahating Coco Mama. Tapos lagyan din po natin ulit ng 1 cup of 1 cup ng tubig. So, para po paigayin. So, dun po sa pagpapaiga po is medium, hindi po medium heat, kasi mahinang mahina po na po para maluto po at mawala po yung kate. Yung po yung sikretong number 2 para hindi po mangate yung ating laing. Kailangan po natin lutuin ng maigi. Almost 1 hour po natin niluto yan, kaya naman po talagang igang-iga. So wag nyo pong kakalimutan alagaan sa tubig, alagaan sa yung coconut milk po, kaya nagtira po tayo ng kalahati para po maging creamy po yan. Yung iba po yung gusto yung nagmamantika, yan naman po yung version natin na hindi po siya nagmamantika kundi creamy po siya. So meron po siyang cream na natitira, talaga na napakasarap po niyan. Kaya po yung mga tip po natin, huwag niyo kakalimutan at tanggalin yung mga sungot tsaka lutuin na maigi. Ayan po, at ito po ang inyong Kuya Mark. What's up mga ka-good vibes? So try naman po natin yung ating laing. Ayan, so ginataang gabi. Sarap, ang dahon po na gabi. So try po natin. Thank you Lord. Mas konti sabaw. So po sa laing may sabaw, yung iba po gusto nila yung igang-iga na sili. Ooh, sarap. First bite. Yan ako na sili. Mas may chili oil pa po yan. Sarap. Kain po tayo. Sobrang sarap. Ang sarap-sarap po.
Iba talaga pag binilad mo yung dahon. Kasi iba yung texture niya. Mas masarap siya. Parang makunat-kunat. Sarap. Talagang mapapa-extra rice kapag ganito ba sarap yung ulam. Grabe sarap. Lagyan naman natin ang tuyo. Yan po yung tuyo. Sarap. Mga ganito po yung mga comfort food natin eh. Talaga namang mapapasapa ka sarap sa kanin. Hindi dapat po tayo naglagay ng asin. Kasi po dun sa tuyo meron na yung chili oil. Tapos plus pa yung magic sarap. Sarap. Tuyo oh. Tapos okay. Awesome. Natin ang soft drinks. Ay, sarap. Ito yun talaga. Hindi po siya makate kasi matagal din po siya naluto at ayos po lang isang oras po. You are so awesome. Buhay. Talagang sarap sa bawat kagat. Ay, di ba? Sa bawat subo. Tapos na, figure around ito pa po. So, gagawin ko sana gusto niyo yung ating video ngayon. Tutorial ng pagluluto ng laing ng hindi makate. So, kasi po usually makate po yung ibang laing. So, yun po yung mga technique na pinigin namin sa inyo. At sana po nagustuhan nyo at nakatulong sa inyo para sa inyong future na pagluluto. Baka sa mga babae po na nanonood dyan, gusto nyo na mag-asama pa, mag-aaral muna kayo magluto ng laing. So, God bless po. We'll see you. God bless. Sarah! At muli po, ito po yung Kuya Rico Inglas po tayo, and always make our mama and dada proud. So God bless po sa ating lahat. Sana natutunan po natin ang pagluluto. At sabi nga po, lahat ng bagay na papag-aralan at kailangan lang po natin ng sipag excuse me po sipag, tiyaga, and determination. So God bless po, we'll see you on the next vlog. Kung di pa po kayo nakafollow sa ating FB page, pakipollow po ninyo for more videos. Ganun po, pakisubscribe na rin po ating YouTube channel. God bless po, we'll see ya. Sir Rap, God bless, bye bye. Cheese! Pabul po, sheesh! God bless!